sa City Hardware La Union. Guys, diyan tayo magtatrabaho mamaya. Check natin yung mga pintura, guys. Ganda talaga ng mga dito, guys. Hindi mainit. Thousands of tears later. Yan guys, ito yung Epoxyl HB. Yan, HB. Ibig sabihin yan, high viscosity, HB high viscosity. Tapos ito namang Epoxyl na LB, LB low viscosity. So ito yung ginagamit sa mga trucks. Yan guys. Mong ito yung ibuhos mo sa mga cracks para clear siya. Self-leveling. Pag sa mga bangka naman guys, ito maroon epoxy nansag yung masilya pag may mga bangka kaya. So ibig sabihin ng nansag, hindi siya, kahit overhead application, hindi siya mahulog. Hindi siya magsasag. Kung gusto nyo magdikit ng tiles guys, tile over tile, kumbaga may tiles tapos magpapalit kayo ng bagong ibang yung ibang kulay na tiles, pwede nyo gamitin yung ready fix guys. Yung ready fix, ito yung ididikit nyo sa tile over tile application. Kung ang kisamin nyo guys ay gypsum board yung gamit, so ito yung masilya, gypsum pati. Nalagay. Gusto niyo masilya or sa mga cracks ng gypsum board niyo, so ito yung gagamitin niyo, PVC na gypsum pati. At kung hardy flex naman guys yung gamit niyo, so ito yung gagamitin niyo, hardy pati yan. Yan hardy flex yan. Hardy flex, pero pag plywood lang guys, pag-lising pati, pwede na ito. So guys, ito yung ginagamit. Ito ay ginagamit pang waterproofing sa tangki. May mga tangki kinang tubig na semento. So, para iwas leak, para hindi siya mag-leak. So, ito yung gamit. Water plug passing cement. Ihalo lang to sa tubig. Tapos, pahin nyo lang sa butas. May naglilig. Ito naman ay ginagamit panghalo sa semento para waterproof na siya kagad. Pag natuyo yung semento, waterproof na. So, lumawa, nagbuhos kayo sa second floor. Ito yung ihalo nyo sa semento. So, sa isang sakong semento, isang ganito yung halo. Sa sakong semento, isang ganito. Yung ratio nyo. 1:1. Gusto mo naman yung semento mo, hindi mabibitak-bitak. Ganda yung palitada, ito Rio Mix. Yan, ina
tinder. So, yung semento mo, haluan mo. Isang sakong semento halo nito. Pag naglalagay kayo ng tiles or grout, kailangan yung i-sealed. So ito yung gamit niya, grout sealer. Ayan. Para hindi tutubuan ng microbio yung grout. Hindi titirhan ng microbio. So ito naman, ang tawag nito ay tile trim. Ayan. Tawag nito guys ay tile trim. Ito yung ginagamit sa dulo ng sandal pag may tiles ka para yung edging hindi mas hindi ka madidisgrasya. Ito guys, tile trim din to. Ayan. So, pag nag tiles ka, ito yung gagamitin mo sa dulo ng tiles. Mga tile trim yan guys. Tawag nito ay tile spacer. So pag naggabit ka ng tiles, lagyan mo ng spacer sa gitna. Yun. Para balanse yung pagkalagay. So, sakto yung distansya. Ito naman, vinyl tiles. Pag naggabit ka ng mga vinyl tiles, ito yung gagamitin glue instead of rugby. Kasi yung rugby ay may amoy. Ito wala. Maganda siya gamitin pang vinyl. So, pag naggawa ka ng mga cabinets, lalo na kung list, hindi ka gumagamit ng pako. Konti lang, puro kailangan mo ng wood glue. Yan. Lagyan mo ng wood glue bago mo ipako. Sa sealant, elastomeric sealant. So, ito yung ginagamit sa bubong. Traks yung yero nyo. So, ito yung gagamitin. Sure seal. Parang bulka seal lang siya guys. Pang brand nga. No? So, dito tayo. White glue. So, ito guys, parang wood glue lang din siya. So, puti yung kulay niya. So, ito yung nalagay nyo sa pag gumawa ng cabinets. Usually, ito yung nilalagay sa mga joints para nakadikit pa tapos pinapako sa sobrang tibay.